Sa mga oras pong ito, darako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng programa na kung saan ang pagkikinig po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon na dadalhin po sa atin ng ating balabed mga ngaral, ating pong balabed ordained preacher, balabed brother boy, Kaluyan. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. God bless you po sa ating balabed MC, balabed brother Paolo Bondok. At napapabutin po ko ng pagbati sa mga minamahal po natin mga kapatiran, sa lahat po ng aming mga minamahal, mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Ibayon Dagat, sa lahat po ng sumusubaybay ng ating pong banalagawain dito po sa Olonga po. Mga minamahal, nagpapasalamat po talaga kami sa inyo na patuloy niyo pong sinusuportahan at sinusubaybayan ng ating pong banalagawain. Amen. At nagpapabot din po kong dobleng pagalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeida, our beloved pastor, the end time prophet of our loving God, sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsambat, pagpupuri, pagluwalhati ay ating ipinapaabot sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po, manalangin po muna tayo mga minamahal ko. Dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, malapang lumingi po kami ng kapatawaran sa aming pong mga pagkukulang, pagkakamali. Dakilang Diyos, linisin mo ang aming puso. Malapanong gamitin mo po kami sa gabing ito na maging daluyan, Espiritu na pagpapala kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig at bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig, malapanginoon. Ipuhin mo po sila, lalo na po ang mga may mga pangailangan sa gabing ito, dakilang Diyos, at aming sinasaway lahat ang gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kahit di maminamal, buksan muna natin ating pambungad na talata, Lucas 17, verse 12 up to 19. Kahit di sa ating beloved preacher, beloved brother Ed, Lucas 17, 12. Sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 12. Sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking kaitungin. Na nagsitigil sa malayo. Amen. Hanggang. At sila'y nagsisigaw na nagsipagsabi, Jesus, Guru, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo ipakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon, ay nangalinis sila. At isa sa kanila, nang makita niyang siya ay gumaling, ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas sa tinig. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya at siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga sampu ang nagsilinis, dadapwa saan nangaroon ang siyam. Hanggang ilan ba? Walang nagbalik upang lumuluhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. 19. At sinabi niya sa kanya, magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamagatan po nating gratitude. Yung pagtanaw ng utang na loob o pagpapasalamat. Alam niyo po, maminamal, isa po sa akin nagigiliwan ng Diyos sa katangian ng tao, yung pagiging mapasalamatin. Yung pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Kaya nga maraming mga mauunlad na bansa, mga minamahal, maraming mga pinagpala at masaganang bansa. Kasi mayroon silang tinatawag, mga minamahal, na yung year of gratitude. Mayroon silang tinatawag na araw ng pagpapasalamat o buwan ng pagpapasalamat. Kahit, mga minamahal, ito po ay hindi direktang iniukol nila sa Diyos, pero mga minamahal, ang tema at ang mensahe ng kailang pagpapasalamat ay para sa ating dakilang Diyos, para sa pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya napakarami pong mga masagana at maunlad na bansa kasi mapasalamatin sila. Kaya ito po yung ugali na kinagigiliwan ng Diyos sa mga tao, yung tinatawag na pagtanaw ng utang na loob o yung magpapasalamat sila sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Alam nyo dito po sa banal na kaslatan, mga minamahal, makikita nyo po yung tinatawag, mga minamahal, na the central ingratitude of mankind. Makikita nyo po dito sa 10 pinagaling ng mahal na Panginoon ay 10 ang gumaling pero isa lang po ang bumalik. Yan po ang makikita po natin ditong katotohanan sa karamihang mga ugali ng tao ngayon. Marami po ang mga tumatanggap ng pagpapala, marami pong tumatanggap ng pagliligtas, maraming tumatanggap, maminamahal, ng mga benepisyong galing sa Diyos, pero ilan lamang po ang marunong magpasalamat, katulad ng nabasa po natin na 10 kitongin. 10 ang gumaling, iisa lamang po ang bumalik. Dito po, maminamahal, bago po natin talakayin yung kanilang tinatawag na ingratitude, the central ingratitude of mankind, ay matutunghayan natin muna, maminamahal, paano sila tumanggap ng kagalingan. Alam nyo, maminamahal, sa banal na kaslatan, kinagigiliwan ng Diyos yung tayo po, maminamahal, ay may pananampalataya sa Diyos. Dito po makita po natin yung the essential of faith. Sabi ng banal na kaslatan, maminamahal, ito pong 10 kitongin ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi rito sa verse 14, pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsiyayo kayo at pakita kayo sa mga saserdote. At nangyari na, na samantalang sila'y nagsisiparaon, ay nangaglinis sila. Mga minamahal, ito po ay tinatawag na act of faith. Kasi ang ketongin, mga minamahal, hindi yan pwedeng lumabas. Hindi yan pwedeng lumabas, yan po'y kinakwarantin. Pero nung narinig nila na ang ating pinakamamahal Panginoon ay nandun sa kanilang lugar, at ang ating mahalang Panginoon ay nabalitaan nilang nagpapagaling ng mga iba't ibang uri ng karamdaman. Kahit hindi nila nasaksiyan, nabalitaan lang nila. Ha? Narinig lang nila sa ibang tao na ang ating mahalang Panginoon ay naglilibot at nagpapagaling ng mga sari-saring may sakit. Maminamahal, nagkaroon kagad sila ng pananampalataya. At sila po ay lumapit sa ating pinakamamahalang Panginoon at nagmamakaawa na sila'y gumaling sa kanilang taglay na ketong. Pero ang sinagot sa kanila ng mahal na Panginoon, maminamahal, imbis na sila po ay haplusin at patungan ng kamay, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanila sa verse 14, pagkakita niya sa kanila ay sinabi niya sa kanila, magsiyayo kayo at pakita kayo sa mga saserdote, at nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon ay nagsilinis sila. Ito po ay pananampalataya. Kasi kung mababasa niyo po sa Leviticus Kapitulo 14, talatang 2 hanggang 3, makikita niyo po rito, mga minamahal, ang mga ketongin na nagpapakita sa mga saserdote ay yun lamang pong malinis na sa ketong. Ha? Dapat, mga minamahal, malinis ka na muna, magaling ka na muna bago ka magpakita sa mga saserdote. Pero dito po, mga minamahal, sinabi agad ng mahal Panginoon na magpakita kayo sa mga saserdote at sila po ay sumunod. Mga minamahal, hindi po yung pagpapakita sa saserdote ang nagpagaling sa kanila, kundi yung pagpapakita nila ng pananampalataya sa pamagitan ng pagsunod. Tingnan nyo dito sa Leviticus Kapitulo 14, talatang 2 hanggang 3, ang nagpapakita lamang sa saserdote yung malilinis na sakitong. Basahin natin. Dito po sa aklat po ng Leviticus Kapitulo 14, ang talatay 2 at 13. Ito ang magiging kautusan tungkol sa may ketong. Sa kaarawan ng kanyang paglilinis, siya ay dadalhin sa saserdote. At ang saserdote ay lalabas sa kampamento at titingnan ng saserdote at narito kung ang salot na ketong ay gumaling sa may ketong. Amen. Amen. Yan po ang kautusan. Yan po yung batas noon, maminamahal. Pero hindi pa gumagaling ito pong mga ketongin. Ha? Sinabi na ng malapan na magpakita na kayo sa mga saserdote. At ito naman pong 10 ketongin, maminamahal, sinunod nila. Ibig sabihin, ito po'y pagpapakita ng pananampalataya. Kaya tayo po, maminamahal, na umaasa ng kagalingan galing sa Diyos. Sinabi ng Marcos Kapitulo 11, talatang 24, ano man ang inyong ilingin sa pamagitan ng panalangin na may pananampalataya, isipin nyo ito'y tinanggap nyo na at ito'y inyong tatanggapin. Yan po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Sabi ng Hebrews 11, verse 1, sinabi diyan, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ibig sabihin yung kapanatagan ng mga bagay na hindi pa nangyayari sa iyo, hindi yung pa nakikita, ay inaasahan mo nang nangyari sa iyo. Ganyan po ang nangyari dito sa 10 kitongin.
Mayroon silang pananampalataya, mga minamahal. Sila po ay sumunod sa ating pinakamamahal Panginoon at sabi, habang sila'y papunta doon sa saserdote, ay nagsilini sila, nagsitanggap na sila ng kagalingan. Yan po ang ibig sabihin ng pananampalataya, mga minamahal. Sinabi dito, basahin po natin ang Hebrews 11:1 at Marcos 11:24. Yan sabi rito, ang pananampalataya ay isipin mong tinanggap mo na at ito'y iyong tatanggapin. Basahin natin. Dito po sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 11, Talatay 1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen. Amen. Marcos, Kapitulo 11, Versikulo 24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Amen. Amen. Ganyan, maminamal ang nais ng ating pinakamamahal Panginoon. For without faith, it is impossible to please God. Sinabi ng Hebrews 11, talatang 6, ang walang pananampalataya ay hindi kinalulugdan ng ating mahal Panginoon. Manampalataya po kayo. Mga minamahal, napaka makapangyarihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Hindi kami ang nagpapagaling dito, mga minamahal. Hindi ang aming mga salita ang nagpapagaling sa inyo. Ang nagpapagaling sa inyo ay ang kapangyarihan ng Diyos at ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa pamagitan ng inyong pananampalataya. Kasi kahit, mga minamahal, makapangyarihan ng Diyos natin pinaglilingkuran, kung hindi makikita ang ating pananampalataya, hindi rin po siya mapagpapagaling. Sabi ng Biblia, mga minamahal, for without faith, it is impossible to please God. Sapagkat ang bawat nananampalataya sa Diyos ay dapat maniwala na may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Sabi ng Hebrew 11:6. Tingnan nyo rito sa mga gawa, Kapitulo 14, talatang 8 hanggang 10. Bago gumaling, mga minamahal, ito pong lumpo, nakita muna ni Apostol Pablo na may pananampalataya. Nakita niya na mayroong pananampalataya. Yan po yung nababanaag ng mga mangaral ng salita ng Diyos dun sa mga sumasampalataya. Kita niyo, mga minamahal, ang mga mananampalataya dito na nagbibitaw ng pananampalataya sa Diyos. Pagkatapos nila magbigay ng prayer request kahapon, ngayon, nagbibigay na sila ng pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Yun po, mga minamahal, dapat marunong tayong tumanggap ng tinatawag na gratitude, pagpapasalamat. Hindi yung hingi lang tayo nangingi sa Diyos. Dapat kayo namang tumanggap ng kagalingan para yung mga humingi rin ng prayer request, magkaroon ng pananampalataya. Dapat pagkatapos niyong tanggapin na kayo tumanggap ng kagalingan, yung isusunod na mensaheng ibibigay niyo naman, nagpapasalamat na kayo na kayo tumanggap ng kagalingan. Para yung mga hindi pa tumatanggap ng kagalingan, ay magkaroon sila ng pananampalataya dahil sa inyo. Kasi kayo po ang nagpapayag na kayo po'y tumanggap na ng kagalingan. Yun po'y kasama po sa tinatawag na gratitude. Basahin natin ito, mga minamahal, yung Acts 14, verse 8 up to 10. Dito po sa aklat po ng mga gawa, Kapitulo 14, talata po 8 hanggang 10. At sa Listra ay may isang lalaking nakaupo na sa mga paay walang lakas, pilay mula pa sa katiyan ng kanyang ina, na kailanman hindi nakalakat. Narinig nitong nagsasalita si Pablo na nang titigan siya ni Pablo at makitang may pananampalataya upang mapagaling, ay nagsabi ng malakas na tinig, Magtindig kang matuwid sa iyong mga paa at siya'y lumukso at lumakad. Amen. Amen. Mga minamahal, yan po ay totoong pangyayari. Ito po ay biblical. Sabi ng Biblia, may lalaking nakaupo na ang mga paay walang lakas, pilay mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Inborn na wala pong lakas ang kanyang paa at hindi nakakalakad. Kailanman hindi nakalakad. Pero sabi rito, maminamal sa verse 9, Acts chapter 14 verse 9, narinig nitong nagsasalita si Pablo at nang titigan siya ni Pablo at makitang may pananampalataya upang mapagaling, ay nagsabi ng malakas na tinig, magtindig kang matuwid sa iyong mga paa, at siya'y lumukso at lumakad. Amen. Bakit gumaling? Sabi ng Biblia, at nang makita ni Apostol Pablo na siya may pananampalataya para gumaling, mga minamahal, doon niya tinanggap ang kagalingan dahil na may pananampalataya.
kailangan mag-release tayo ng pananampalataya. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo pa nakikita at iyong inaasahan na. Inaasahan mo nang nangyari sa iyo. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ano man ang inyong ilingin sa pamagitan ng panalangin, may pananampalataya. Isipin mo, tinanggap mo na. Ha? Pag nagbigay ka ng prayer request ngayon, isipin mo, tinanggap mo na. At bukas, hindi na prayer request, mga minamahal, ang ipapadala mo, pagpapasalamat na. Yun ang ibig sabihin, inaangkin mo na yung kagalingan. Mga minamahal, yan po ang ibig sabihin, gaya ng sinabi ng Mateo 21, talatang 22, idagdag natin ito sandali. Mateo 21, 22. Dito po sa kalatang Mateo, kapitulo 21, talata po yung 22. Sabi po dito, at lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Amen. Amen. Ano man ang inyong ilingin sa pamagitan ng panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, maminamal, kasama po sa pananampalataya yung obedience. Obedience. Kung ano yung napapakinggan nyo, sundin nyo. Tignan nyo, maminamal, yung pong mga ketongin, yung 10 ketongin. Sinabi ng Malapanginoon, hindi niya pa pinapatungan ng kamay, hindi niya pa pinapanalangin na papalapit pa lang sa kanya. Sinalubong kagad sila ng Malapanginoon, sabi, magpakita kayo sa mga saserdote. Hindi sila nag-complain, hindi nila sinabi. Sabi ng kautusan, kailangan malinis na muna kami, gumaling na muna kami bago kami magpakita sa saserdote. Ngayon, inuutusan mo kami magpakita sa saserdote. Hindi sila nag-complain. Kasi ang pananampalataya, mga minamahal, ay mayroon pong kalakip na pagtitiwala, pagsang-ayon at pagsunod. Right. Yan po ang tunay na kahulugan ng pananampalataya. Yan po'y may kasamang pagtitiwala, pagsang-ayon at pagsunod. Kaya nga nung inutusan sila ng Malapang na magpakita kayo sa mga saserdote, sinunod nila ang ating Malapanginoon. Samantalang bawal magpakita sa saserdote pag may ketong ka pa. Ha? Ang nagpapakita sa mga saserdote yung malinis na para susuriin ang saserdote kung wala na, magaling na ang salot mo. Kasi salot po kasi ang ketong. Ha? Pero papunta pa lang sila, mga minamahal. Papalapit pa lamang sila doon sa saserdote, tinanggap na nila yung kagalingan. Kasi yan po, mga minamahal, ang ibig sabihin ng pananampalataya, yung may kalakip na obedience, pagsang-ayon, pagtitiwala at pagsunod. Nagtiwala sila sa ating mahal na Panginoon, nagagaling sila at sumang-ayon sila. Kung ano sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, dito sa Biblia, faith without works is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kapag hingi ka lang nangingi sa Diyos, hindi ka pag gumaling, hingi ka uli. Hindi ka pag gumaling, pray request uli. Mga minamahal, angkinin mo nang tinanggap mo na. Ha? Magpasalamat ka na in advance. Yes, right. Katulad ng napapakinggan po natin mga salita ng Diyos, mga minamahal. Sabi rito, mga minamahal, ang ating pananampalataya ay nagiging sakdal sa pamagitan ng pagsunod. Ano po ang dapat nating sundin, mga minamahal? Dito sa Exodus 15:26, sabi po rito, basahin po natin. Exodus 15:26 at mamaya, basahin din natin ang James chapter 2, verse 17 and verse 22. Exodus, kapitulo 15, versikulo 26. At sinabi, kung iyong didinggin ang buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Dito po sa aklat po ng Santiago, kapitulo 2, ang talata ay 17 at 22. Sa 17, gayon din naman ang pananampalataya na walang magawa ay patay sa kanyang sarili. Italon natin ang 22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Amen. Sa pamamagitan ng ating mga gawa ay nagiging sakdal ang ating pananampalataya. Kaya ngayon pananampalataya nito pong 10 ketong ay naging sakdal yan dahil sumunod sila. Ha? Kahit mga minamahal hindi pa sila gumagaling, sumunod na sila. Na magpakita sa mga saserdote, papalapit pa lamang sila, hindi pa sila nakarating, naramdaman na nila
mga minamahal na luminis sila at hindi na sila nagpakita sa mga saserdote sapagkat natanggap na nila, mga minamahal, ang lubusang paglinis ng kanilang mga balat mula sa sakit na kitungin. Yan po sinabi ng Biblia, mga minamahal, nagiging sakdal ang ating pananampalataya sa pamagitan ng ating pagsunod. At ang sabi, ang susundin po natin, kung iyon diringgin ang buong sikap, ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Kaya nga, bago tayo, mga minamahal, sumunod, dapat pakinggan muna natin ang salita ng Diyos. Ang sabi, at gagawin mo ng matuwid sa kanyang mga mata at yung didinggin ng kanyang mga utos at yung gaganapin lahat ng kanyang mga palatuntunan, wala kong ilalagay na karamdaman sa iyo gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo sapagat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Yes. Kaya kalakit ng pananampalataya yung pagsunod. Kasi ang pananampalataya, maminamahal, bahagi ng pananampalataya yung tinatawag na pagtitiwala, pagsang-ayon at pagsunod. Pag wala yan, maminamahal, paniniwala lang ang nasa sa iyo. Ang pananampalataya, meron niyang pagsang-ayon, meron niyang pagtitiwala at meron pagsunod. Iyan po ang sangkap ng tunay na pananampalataya. Pagsang-ayon, pagtitiwala at pagsunod. Pag wala kang tiwala sa Diyos, hindi siya makakagawa ng makapangyariang gawa sa buhay mo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, makikita niyo na ang gawa o ang ating pananampalataya ay nagiging sakdal sa pamagitan ng ating mga gawa. Sumunod po tayo kung ano yung ating mga naririnig na mga salita ng Diyos upang tumanggap tayo ng kagalingan. At makita nyo, mga minamahal, dito, the central ingratitude of mankind. Maraming tao ngayon, mga minamahal, na hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Yung ikaw po, mga minamahal, ay gumising na malusog ang katawan, wala kang karamdaman, wala kang COVID-19. Malusog ka, wala kang sakit. Mga minamahal, yan po'y dapat ipagpasalamat mo sa ating mga Panginoon. Kahit sabihin mo, maminamal, na wala ka naman sakit na pinagaling ng Diyos, hindi kinakailang magkaroon ka pa ng sakit para gumaling at para makapagpasalamat. Yun lang, pagising mo, humihinga ka, maminamal, meron ka nalalanghap na sariwang hangin. Samantalang kung bibilin mo ang hangin sa ospital, ang oxygen, napakamahal. Yung malaking oxygen, maminamal, 1,000 po yung malaking oxygen, isang araw lang yan. Hanggang 3 araw, maminamal, at tatagal niyan. Ha? Napakamahal, pero tayo, binibigyan tayo ng ating malapangano ng sariwang hangin, nakakalang tayo, nakahihinga tayo, na walang bayad galing sa ating malapanginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan na tayo po'y matutong magpasalamat. Dito po, 10 kitungin, sabi ng Lucas Kapitulo 17, talatang 15 hanggang 18, isa lang ang marunong magpasalamat. Basahin po natin ang balik natin ng Lucas 17:15 up to 18. Lucas, Kapitulo 17, versikulo 14 hanggang 15, 17. 15. Hanggang 15. 15 hanggang 18. 15 hanggang 18. At isa sa kanila, nang makita niyang siya ay gumaling, ay nagbalik, na niluluwalhati ang Diyos ng malakas sa tinig. At siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan, na nagpapasalamat sa kanya, at siya ay isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis, datapot saan nangaroon ang siyam. Amen. Yan po, maminamalang makikita niyong katangian na maraming tao ngayon. The central ingratitude of mankind. Napakaraming tao po, maminamalang, hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Ha? Lahat po ng mga nangyayari sa buhay natin, sabi nga ng Biblia, mga minamal, tayo'y gumagalaw dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Tayo'y nabubuhay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Tayo'y humihinga at kumakain malakas at walang karamdaman dahil sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon Diyos. Kaya nga, mga minamahal, gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon na makita na marunong man tayong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Pero makita nyo rito, mga minamahal, sabi ng Roma Kapitulo 1, talatang 21, sapagat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila niluluwalhati. Tulad ng Diyos, ni pinasalamatan kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang pagmamatuwid at mga mangmang nilang mga puso ay pinapagdilim. Walang marunong magpasalamat, mga minamahal, kundi mga ilang tao lamang. Yan po, mga minamahal, ang pinaka-central central ingratitude of mankind. Maraming tao po ngayon ang hindi marunong magpasalamat. May yung iba nga eh, kakain na lang, susubo na lang, basta hindi man lang mag-usal ng panalangin at magpasalamat sa Diyos.
at ang nakalulungkot pa, mga minamahal, kung itutuloy natin yung basa, tuloy-tuloy na basa sa Roma, Kapitulo 1, talatang 21 hanggang 25, ang binibigyan nila ng pagpapasalamat, ang binibigyan nila ng pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng kanilang mga tinatanggap, hindi ang tunay na Diyos. Ha? Sabi, naglingkod sila at nagpasalamat sa mga nilalang. Ha? Nilalang, ibig sabihin yung creature, yung mga graven images, yung mga ribulto. Doon sila nagpapasalamat, doon sila lumulod, doon sila, mga minamahal, tumatanaw ng utang na loob. Samantalang, ang nagbibigay ng lahat ng bagay ay ang Diyos na nasa langit, ay yung creator, hindi po yung creature. Sabi rito, mas pinasalamatan nila at niluwalhati ang mga nilalang kaysa sa mga, kaysa sa lumalang, ang Diyos na lumalang sa atin. Tingnan nyo, Roma 1, talatang 21 hanggang 25, basahin natin. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 1, talatay 21 hanggang 25. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan. Kundi bakus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, ang mga mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, na isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa, at na mga nagsisigapang. 25 na, 25. Talo na nga 25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Amen. Amen. Yan pong nakalulungkot po, mami na mahal. Ha? Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos na dapat creator na ating dapat pasalamatan, ang pinasalamatan natin yung nilalang, hindi yung lumalang. Yung creator, yung ginawa lang ng kamay ng tao. Ha? Alam naman natin, mga minamahal, na ang Diyos ang creator. Alam naman natin, mga minamahal, ang Diyos ang gumawa ng tao. Hindi pwedeng baligtarin ang katotohanan na tao ang gagawa ng Diyos. Kahit baligtarin mo, mga minamahal, ang mundo, hindi pwedeng ang tao ang gagawa ng Diyos. Ang Diyos po ang gumawa ng tao. Kaya nga, ang isang malaking pagkakamali natin, kaya tinawag tayong walang utang na loob sa Diyos, sapagkat mas pinaglingkuran natin ang nilalang, yung mga ginawa lang ng kamay ng tao, kaysa ang gumawa, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, bagamat hindi siya nakikita, ngunit sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, ay nagpapahayag na siya ay totoo at siya po'y buhay. Ha? Dito po sa Unang Samuel Kapitulo 7, talatang 3, ang totoo po, maminamal, na panunumbalik sa Diyos, sabi ng talata, maminamal, ay pagkalikod sa mga graven images, sa mga larawang inanyuan. 1 Samuel 7, verse 3, basahin natin. Unang Samuel, Kapitulo 7, versikulo 3. At nagsalita si Samuel sa buong sambahayan ng Israel, na nagsasabi, kung kayo'y babalik sa Panginoon ng buo ninyong puso, ay inyong ang alisin sa inyo ang mga diyos na iba, at ang mga astarot, at ihanda ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon. At sa kanya lamang kayo maglingkon, at ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Pilistay. Amen. Amen. Kung totoo, kayo po'y nanunumbalik sa Diyos, kayo'y maglilingkod na sa Diyos. Sabi rito, mami na mahal, na inyong alisin ang inyong mga Diyos-Diyosan na iba, ang mga astarot, at ihanda niyo ang inyong puso sa Panginoon, at sa kanya lamang kayo, ha? Sa kanya lamang kayo maglilingkod, at ililigtas niya kayo, sabi ng ating mahal na Panginoon. Ha? Marami po ngayon, maminamahal, ay tinatawag ng banal na kasulatan na ingratitude, walang utang na loob. Kaya sabi ng Isaiah 31 verse 7, na tayo lalong nakagagawa ng kasalanan, maminamahal, kapag tayo po ay sumasamba sa mga larawang inanyuan, hindi talaga natin napapasalamatan ang Diyos sa pamagitan ng pagluhod at pagsamba sa mga larawang inanyuan. Sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Biblia. Hindi po kami ang may sabi niyan, sabi ng Biblia. Basahin po natin ang talata. Dito po sa aklat ng Isaiah Kapitulo 31, talata pong 7. Sapagkat sa araw na iyon ay itatapon ng bawat tao ang kanyang mga Diyos-Diyosang pilak at ang kanyang mga Diyos-Diyosang ginto na ginawa ng inyong sariling mga kamay, sa ganang inyo ay naging kasalanan. Amen. Naging kasalanan pa.
Naging kasalanan pa sa atin yan, imbis na tayo nagpapasalamat sa Diyos, dahil tayo po ay gumaling sa ating karamdaman, na tayo po ay iniingatan, tayo po ay pinupunuan sa ating mga pangangailangan, lumulod tayo sa mga graven images, sa mga larawang inanyuan, hindi natin alam na sabi na ito ay naging kasalanan. Naging kasalanan pa sa atin. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, pinararangalan at ginagantimpalaan ng Diyos ang mga taong marunong tumanaw ng utang na loob sa Kanya. Sabi rito, kung mababasa natin ang Psalms, mga minamahal, dito sa Awit, Kapitulo 9, Talatang 1, ito po ang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos. Sabihin natin ang mga dakilang bagay na ginawa ng mahalang Panginoon. Katulad ng sinasabi ko po sa inyo, mga minamahal, pagkatapos nyo na kayo tumanggap ng kagalingan, sa susunod na mensaheng ibibigay nyo, maglagay kayo, mga minamahal, ng mensahe na nagpapasalamat naman kayo na kayo'y pinagaling na. Hindi yung pagkatapos natin gumaling, niho. Wala na kayong mensahe, mga minamahal, pero nagpapasalamat tayo sa ating mga beloved webcast viewers na pagkatapos nilang tumanggap ng kagalingan, pagkatapos nilang magbigay ng prayer request at tumanggap ng kagalingan, ang susunod na nilalagay nila sa kalang message, sa kalang mensahe, nagpapasalamat na sila na sila'y pinagpala at pinagaling na ng ating mahalang Panginoon. Kasi yung iba, mga minamahal, basta na lamang hindi nagpakita. Basta wala nang mensahe, total, gumaling na sila, wala na silang kailangan sa Diyos, kaya nga hindi mo na sila makikita doon sa message, sa mga tinatawag, mga minamahal, na comments. Hindi mo na nakikita yung kanilang mga mensahe, mga minamahal, dahil gumaling na sila. Dapat, meron din po kayong comments na kayo nagpapasalamat sa ating mahal Panginoon. Sabi, basahin natin dalawang linta talata. Psalms 9 verse 1 at Marcos 5 verse 19. Aklat ng Awit, Kapitulo 9, Versikulo 1. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso. Aking ipakikilala ang lahat na iyong kagilagilalas ng mga gawa. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 5, Talatang 19. At hindi niya itinulot sa kanya, kundi sa kanya'y sinabi, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong kinaawaan kanya. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos. Yan po ang paraan ng pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Hindi sa pamagitan ng pagluhod, pagsamba, pagpahid-pahid, pagpunas-punas ng mga panyo sa mga graven images. Sinabi rito, maminamahal, na ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso at ipapakilala ko ang lahat ng kanyang mga kagilagilalas na mga gawa. Ha? Magpasalamat ka sa Diyos at sabihin mo yung himala na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Sabi ng Marcos 5:19, humayo ka sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kakilala at sabihin mo ang mga dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos sa lahat ng mga kamag-anak mo. Yan po, maminamahal, ang totoong pagtanaw ng utang na loob, ishare nyo ang ating banalagawain para makapagpasalamat kayo sa ating pinakamamahalang Panginoon. Sa gabing ito, mga minamahal, sumunod kayo sa panalangin habang napapakinggan yung awiting I Give You Jesus bago tayo manalangin sa ating kailingan. Sabihin niyo mga katagang ito, mga minamahal, sabihin niyo, dakilang Ama sa langit, ako pa isang makasalanan. Malapanong patawarin mo po ako, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Salamat sa mga salita mo na aking napakinggan. At nananampalataya po ako, malapanganon ako po ay tatanggap ng kagalingan at pagpapala na nagmumula sa iyo. Patawarin mo po ako, malapanganon iligtas mo po ako sa sampun ng aking mahal sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen and amen.